nangyari po dito ngayon, kayong mga taga-gobyerno, nagpapasahan kayo, naghuhugas kamay kayo palagi, tutulakan kayo. Dapat pagpunta nyo rito, alam nyo naman po yung pag-uusapan natin, eh dapat you should come prepared and bring all those documents na para masuportahan yung mga pinagsabi nyo. Senator Raffy Tulfo na sermonan ng mga MMDA at DPWH dahil wala maipakita na katibayan kung ang mga building sa Metro Manila ay kanilang na-check kung sakali tumama ang malakas na lindol sa ating bansa. Dapat daw nila check ang mga building lalo na ang mga katabi nito mga squatter area dahil pag nag-collapse daw ito mahihirap ang unang mamatay. Check din daw ang mga gusali tulad ng school dahil yan ang ginagawa evacuation center pag mayroon mga sakuna. Huwag daw puro laway lang at daldal, dapat daw documented. Narito ang video, panoorin natin, at kung bago ka lang sa atin channel, mag-subscribe ka na para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Ito po kasi masama, Mr. Chair. Kasi pag mga pobre natin kababayan, napapabayaan. Ang palagi natin tinututukan siguro yung mga private homes na kung saan pag mamayari ng mga mayaman na meron padulas, kaya agad-agad binibigyan yung atensyon at inaayos yung kanilang retrofitting. Pero yung mga nasa informal settlers, na mga walang boses, mga defenseless, napapabayaan. And for your information, sila po yung magiging pinakamalaking pagkakaroon na ng biktima. Mr. Chair. Okay, siguro yung sa question mo, no? Pwedeng pasagutin natin ng MMDA. Yeah. Is it okay with you? Yes, sir. Senator Tulfo? Senator Tulfo? Attorney Artes, acting chairman ng MMDA. Sige, attorney. Yes. Sa part po ng MMDA, starting 2013, nagre-require po tayo sa mga LGUs to conduct an inventory of buildings. Is po sa latest inventory po or statistics ng MMDA, 64% of the buildings were constructed before 1992, meaning before po noong amendment sa structure. Mr. Chair, sorry, I have to cut him off again. Okay, ang gusto ko po malaman, kung kayo po ay gumawa ng structural auditing sa mga buildings na sa mga informal settlers area. Kasi po, nagtanong na po ako sa mga barangay chairman sa mga lugar na kung saan kinaroon na natin mga police of the poor. Wala man lang daw nakita sila chairman na mga taga DPW sa MMDA na gumagawa ng retrofitting sa mga bahay-bahay doon na ina-advisean po yung mga bahay-bahay doon na kung pwede maghiwalay-hiwalay kayo ng konti, kung pwede binabaklas po yung mga bakod na para magkaroon po ng daanan in case of emergency yung mga kababayan natin na tumatakas from the fire after the earthquake. Wala po eh. And now you're saying 64%, whatever that figures. Wag ho puro laway. Dapat po, backup with records. Nasaan? LGUs po kasi ang nagko-conduct na inventory. Kinukulate lang po namin yung data. Kaya nga po, kung meron po ginawang LGUs, dapat po pinasahan kayo. Dapat may follow-up na LGUs. Nasaan yung mga data ninyo? And then, ipakita nyo ngayon sa kay Mr. Chairman. Yes, we'll submit this. Actually, we... Kasi ang nangyari po dito ngayon, kayong mga taga-gobyerno, nagpapasahan kayo, naghuhugas kamay kayo palagi, tutulakan kayo. Dapat pagpunta nyo rito, alam nyo naman po yung pag-uusapan natin, eh dapat you should come prepared and bring all those documents na para masuportahan yung mga pinagsabi nyo. Make sure na yung mga kontrakto na gumawa nito, hindi yung mga kontrakto na kung tawagin God knows who does not pay. Ibig sabihin, yung pang pinapasubcon-subcon hanggang sa, sabi nga ni Mr. Palapox, 30% ay napupunta sa, medyo mapait pa si Architect Palapox. Ease of doing business. Corruption. In fact, Mr. Palapox, I will correct you. Hindi. 40% na lang ang natitira, yung 60% na pupunta sa corruption. Kasi nga, ibibigay ko niya sa Contractor A. Si Contractor A is sub ko niyang Contractor B. Contractor B is sub ko kay Contractor C. Papasapasahan. Hanggang sa dumating ko Contractor D, wala na matitira. Eh, paano pa yung mga district engineer? Paano pa mga ibang Poncio Pilato na kailang mag-cut ng cut? So, matitira na lang, konti na lang. Kaya nga, marami tayong mga structural structures dito tulad ng mga tulay, kalsada, and government buildings na madaling masira dahil nga po doon sa mga contractors na nagpapasapasahan dahil substandard materials na gagamit, tinitipid, dahil nga po sa sinasabi ni Architect Palapox, is to do business, aka corruption. Tama ba, Architect? With due respect, sir, kaya nga po may figures kami dahil meron po kaming sinabit sa amin that we will provide. Sir, madali lang magsabi ng figures, kahit na sino siguro pwede makapagbigay ng figures. Ang importante, sir, yung pong bang ebidensya na yung figures na yun talagang totoo, legit, hindi po gawa-gawa, back up by records. We'll submit. Hard copy. We'll submit, Senator, the support regarding this particular statistic. And I'm very interested po, particularly dun sa mga
informal settlers areas kasi sila po maging hardly hit should 7.2 earthquakes happen. Sila po ang maging kawawa. 30 to 40% ang mga building na ma-wipe out sa Metro Manila, and majority of those will come from the informal settlers. Marami doon sa mga informal settlers ang mamamatay. We understand, Sir Senator. That's why we require LGUs po to update us every 5 years noong statistics na yan. So after 5 years, pwede ba kayo makapagbigyan ng records? Kasi po, tulad ng sinabi Mr. Chair, nagtanong-tanong na ako eh. Yesterday, nagtanong-tanong ako, nagtatawag ako sa mga barangay chairman. Siyempre, hindi ko sabihin ang pangalan nila, baka pag-initan ng MMDA. Sinabi nila, Senator, wala man lang kami nakita ng mga taga-MMDA o DPWH na nag-inspeksyon, na niretrofit yung mga buildings dito ng mga kasamahan namin, kabarangay namin, wala, ni isa. Actually, Your Honor, with due respect, again, hindi po MMDA ang nag-inspect. Even DPWH, wala rin po, kahit na sino pong otoridad, wala rin po. LGUs po ang nagko-conduct ng inspection and sinasubmit lang po. Kaya nga po, LGUs, siyempre po, kayo pong taga-MMDA, ang nagbibigay ng recommendations, tama? Nagre-require lang po kami ng submission ng... Okay nga po, once you require them, then they should submit to you documents to make sure that the requirements that you put in have been complied. LGU function po yan, with your respect again. Well, sir, regardless, magtuturuan kayo. Ang gusto ko lang po malaman, dapat po meron kayong system in place na para yung po mga recommendations, yung po mga kailangan gawin, nasusunod. At yan po ay recorded. At kapag meron na pong ganitong klaseng hearing, may po-provide nyo po sa amin para yan po ay may disseminate namin yung information na yan sa taong bayan, so that this taong bayan will be prepared. And they will know what they will do in case an emergency like 7.2 earthquakes happens. Yes, Your Honor, nag-i-educate naman po kami. That's why meron po tayo mga shake drills and... Shake drills is not enough, sir. Shake drills, yes, is not, sir, enough. Ang importante, sir, mag-build kayo ng mga structures na earthquake resistance. Kahit na anong klaseng shake drills ang gagawin po ninyo kung yung building ay magko-collapse. Dahil hindi po maganda ang structure, hindi po naayos, hindi po na-retrofit, wala rin. Maliit lang po may tutulong ng shake drills. Ang may tutulong po, dapat as much as possible maging earthquake resistance po yung mga building, kasama po din yung retrofitting kung tawagin. Di po ba? Maraming bahay ma-damage, magko-collapse. Ang eskwelahan, ang pinupuntahan, evacuation centers and hospitals. Doon din po dapat mag-concentrate kayo. Meron na ho ba kayong listahan ng mga eskwelahan? Halimbawa, di sa Metro Manila, ang dami po. Talagang direct below the fault line, tulad ng sa Marikina, Barangka Elementary School, Mother Angel Center for Family Ministries, puro mga elementary schools po ito. Muntinlupa, Pedro Diaz High School, high school naman, Alabang Elementary School, West Bay College, St. Peter School of Alabang, Bully Elementary School, Servit School, the list goes on and on. Sa Muntinlupa po ito. So kawawa po, pag halimbawa during school hours, tumaming earthquake, ito po may eskwelahan, malilintikan. So, ano pong nagawa ng DPWH para sa mga eskwelahan na ito? And on top of that, sana po talaga, itong isa sa mga agad-agad ma-retrofit natin para magamit din na evacuation centers after na magkaroon na po ng disaster. Di po ba?